pelikulang ito ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Kinabukasan ay kumalat at nagkaroon ng maraming usap-usapan tungkol sa pagkatao at sa kakulangan ng mga bandido laban sa mga Kastila at sa buhay ni Crisostomo Ibarra na akala ng iba ay patay na. Samantala, sa kubyerta ng isang bapor na nangalang Bapor Tabo na inihantulad sa pamamahala ng Kastila ay nagsasakay ng mga Indio at Maharlika. Nakikita niyo ba ang suot ko? Walang-wala ito sa mga suot niyo. Pambihira talaga yung asawa ko. Nilayasong pa naman ako. Hoy, Kapitan. Pakibilisan pa nga ang pagpapaandar niyo sa barko. Ang hina! Tawad, ngayon lang dito lang kayo ng bapor. Ang babaw talaga ng ilog na ito. Ang bagal tuloy ng mapo. Ang lunas ay napakaming at walang magugugol na anuman. Wala ibang dapat gawin kundi isang kanal na magmula sa pagpasok ng ilog hanggang sa paglabas na maglalagos sa Maynila. Makakatipid pa ng lupa, paikli ang dinaraanan, at maiiwasan ang pagtaas ng buhangin sa ilog. Hindi ako makakasangayan sa panukala mo, Ginoong Simon. Napakalaking pera ang magugol at masira pa ang ibang kabahay na. Pwes! Hayaang masira ang dapat masira! At saan namin kukunin? At sa lapin ibabayad sa mga manggagawa? Baka magdulot iyan ang isang imagsikan. E huwag silang bayaran. Mga bilanggo ang gagawa ng kanal at kung hindi pa sapat ay sasamahan sila ng mga mamamayan. Imagsikan, kabaliwan! Nagimagsikan ba ang mga taga-Hudyo o mga taga-Ehipto? Ngunit wala tayo sa Ehipto, hindi mga Hudyo, Ginoong Simon. Ikinalulungkot ko, pero hindi ako sangayon sa gusto mo. Sa kabilang dako ng barko, may dalawang estudyante nakikipagtalo sa isang matanda. Akademya ng wikang Kastila. Diyan agungin niya may sa katuparan. May isa sa katuparan po. Niregaluhan ko po ng dalawang kabayo si Padre Irene at nangako siyang makikipagkita sa Kapitan General. Kung sa bagay, hindi naman masama ang panukalan niya. Pero sa panahon namin, Latin ang aming pinag-aralan. Ngayon, nag-aaral nga ng Kastila, ngunit walang libro. May aklat nga ng Kastila, ngunit hindi naman tinuturo. Teka, siya nga pala, pabor ba si Padre Florentino tungkol sa inyo ni Paulita? Wala siyang tutol, nagbibigay pa nga siya ng mga payo tungkol sa pag-aasawa. Pero ang tanging hadlang ay si Doña Victorina. Kung mapayag na lang ako, baka sa takot na mawalan ng katipan. Ang totoo, nagtatago si Don Tiburcio sa bahay ng aking amain. Huwag niyo sana ikagalit ginoong isagani. Totoo bang napakahirap ng mga tao sa bayan niyo, kaya hindi mo bibili ng mga alahas? Hindi kami bumibili ng mga bagay na hindi kailangan. Huwag ka magalit, binata. Halina't uminom na lang tayo sa serbesa. Maraming salamat, ngunit hindi kami umiinom. Meron ba? Bakit kumukulo ang dugo mo sa kanya at sa galit? Ewan ko ba, Basilio? Unang tingin ko pala sa kanya, iba na ang nararamdaman ko. Pero dapat, mag-ingat tayo. Kaibigan siya ng Kapitan General. Talaga? Dinadala ba niya si Kapitan Tiago? Aba, oo. Si Kapitan Tiago ang una niyang binisita sa kanyang pagdating. Napapabalitang isa rin siyang kaagaw sa mana. Bumalik si Simon sa kuberta at narinig na nagkukwento ang Kapitan tungkol sa mga alamat.
Maraming malulungkot at masasayang alamat ang ilog na ito. Nariyan ang malapad na bato, kinakatakutan dahil sa paniwalang may naniraang mga engkanto. Ito ay pinagsamantalan ng ginawang bugad ng mga tulisan. May alamat rin tungkol kay Doña Jeronima. May magkasintahan daw sa Espanya. Naging arsobispo sa Maynila ang lalaki. Nagbabalat kayo ang babae. Naparito at hinihiling ng arsobispo na sunduin nito ang pangako, pakasal sila. Iba ang naisip ng arsobispo. Itinira ang babae sa isang yungib na malapit sa ilog Pasig. Teka, huwag niyong kalimutan ang pinakamaganda at pinakatotoo sa lahat. Ito ang milagro ni San Nicolas. Si San Nicolas ang nagligtas sa isang intsip sa pagkamatay sa mga buhaya na naging bato. Ang dasalan ng intsip ang santo. Napakaganda ang anyo, sang takot na intsip. Tubig sa ilog, ang mga bato, magnifico. May tanong ako, Kapitan. Alam niyo kung nasaan napatay ang lalaking nagangalang Guevara? Navarra o Ibarra? Siya si Cristomo Ibarra. Ayon sa mga tumugis kay Ibarra na malapit na siyang abutan ay tumalon sa bangka. Sa paglitaw ng kanyang ulo sa tubig, sinawalanan siya ng bala. Nawala sa kanilang paningin at ang tubig na kakulay dugo. Ang kanyang bangkay ay kasama na ng ama. Hindi ba isa siyang Filibustero? Ibig sabihin, napakamura lang ang kanyang pagkalibing. At nagkwento nga ang kapitan pero hanggang sa pagkamatay lang ni Ibarra ang natandaan. Nagsimulang magkwento si Padre Salve at nakinig ang lahat. Binoong Simon, bakit ka namumutla? Huwag niyong sabihin na ang biyasang manlalakbay ay malulula sa ilog Pasig. Hindi ako nalulula. Siya nga pala, Kapitan. Kwento niyo pa ang tungkol sa buhay ng Kristomo Ibarra niyo. Nagpatuloy ang pag-uusap sa loob ng kobyerta. Si Padre Florentino ay naaalala ang mga pangyayari na ganap sa kanyang buhay. Si Padre Florentino ay naging padre sa utos ng ina kahit meron siyang katipan. Wala siyang nagawa kundi pumayag. Sa pagsapit ng kanyang 125 taong gulang, isa na siyang ganap na pari. Ang pinakamasakit sa lahat ay na mag-asawa ang kanyang katipan dahil sa sama ng loob. Mga chismis ang kumalat ng arugain niya si Isagani, ang kanyang pamangkin. Marami nagsabi na anak siya ng padre sa dating katipan. Ang mga pangyayaring iyon ang naglilok sa maalalim na gatla sa noon ni Padre Florentino. Si Ibarra ay laki sa gitna, matalino kaya sa Europa nakapag-aral. Sa kanyang pagbalik, alaman niya ang kahibig-hibig ng Lugares kanya. Ang kanyang katipan na si Maria Clara ay hindi pumayag magpakasal kay Linares. Mas pinili niya maging mongha at manatili sa kumbito kahit sa pagtutol ni Padre Damaso. Walang nagawa ang padre. Matatag na pananaligan ni Maria Clara. Pinanghanga ako ni Maria Clara. Bibihira lang ang mga babaeng ganyan. Naasyan ba siya ngayon? Si Maria Clara ay nasa kumbento na. Kahapong hindi na maibabalik. Ngayong walang saysay at kinabukasan, walang katiyakan. Iyan ang kasaysayan sa aking buhay. Naalala niyo pa ba si Kabasang Tales? Siya ang nag-aruga kay Basilio. Ang anak niya si Tales ay namatayan ng asawa at anak na dalaga. Siya ay naging kabeza di barangay, ngunit ayaw niya ang trabahong ito. Kinukuha ng mga prayle ang kanilang lupain. Ang anak niyang si Tano ay naging gwardiya sibil at sa huli ay napilitang isanla ang sarili para maitubos ang ama. Hindi ako makakapayag. Kung aalis ka, bubalik na ako sa gubat. Patawad, Ingkong. Pero ito lang ang solusyon para maitubos ko si ama. Ganyan ba ka-importante ang agnos na ibinigay sa ni Basilio para isanla mo ang sarili mo kay Herman? Opo, Ingkong. Binihag na nga si Tales at ikaw ay magpapadala ng 250. Huwag kayong mag-alala, Ingkong. Ginagawa ko ito para kay ama. Gabi na't inalalakad na ang prosesyon ng Noche Buena na dumating si Basilio sa San Diego. Naabala sila sa daan dahil nalimutan ng kutsero ang sidila nito at walang ilaw ang parol kaya't binubog ng mga gwardiya sibil. Sa bahay ni Kapitan Tiago ay natili si Basilio. Ngunit, di siya makakain ng hapunan dahil sa mga ulat na ibinigay ng utusan. Pumunta siya sa libingan ng kanyang ina 13 na ang nakakaraan. Ano ba itong naririnig ko? May paparating.
Ginoong Simon? Imposible! Siya ang taong tumulong sa paglilibing kay Ina at sa pagsunog sa isa pang lalaki. Sino sa dalawang lalaking ito ang namatay o ang buhay na nagbubuhay? Simon, si Ibarra? Huwag kang lumapit kung ayaw mong mamatay! Ginoo, nagkita na po tayo. 13 taon na ang nakaraan. Sino ako sa palagay mo? Ikaw, ang taong matagal nang inakala na patay na. Basilio, ikaw naghahawak ng isang lihim na maaari kong ikasawi. At ngayon natuklasan mo pa ang aking lihim na ikasisira ng mga balak at kamatayan na ang tanging sagot dyan. Pero ligtas po ang inyong lihim. Hindi ko marahil pagsisihan na ikay di ko patayin. Gaya ko rin ay may dapat kang ipakipagtuos sa lipunan. Ikaw at ako ay uhaw sa katarungan, dapat tayong magkatulungan. Karangalan kong matulungan ka, ngunit ayaw kong makialam sa politika. Naniniwala akong karunungan ang makakaligtas sa bayan. Mali ka! Makamit lamang ang kalayaan sa pamamagitan ng lakas. Kung gayon ay magkaiba pala tayo ng paniniwala, Ginoo. Ginagalang ko ang iyong desisyon, pero kung magbago man ang iyong isip, bukas pa rin ang aking tahanan. Huwag kang malungkot, Ingkong. Babalik naman po ako. Diyos ko, ketungin ang dating may-ari nito. Baka ako mahawa. Sige, Ingkong, aalis na ako. Hala, napipina si Tandang Selo. Kamulat ang batlita sa pagkapipi na Tandang Selo. Marami ang walang pakailam. Dumating na si Talis na malungkot na malungkot. Pinapaalis na sila sa kanilang tahanan. Kinabukasan, nakituloy si Simon sa kanilang. Pasok po kayo, Ginoong Simon. Maraming salamat. Palagay niyo ba, sapat na revolver na ito laban sa mga tulisan? Iwan ko po, pero mayroon silang mga baril na malayo ng darating. Mga brilyante! Ito'y mga brilyante yung mahirap bantayan. Teka lang, Kabisang Talis. Mayroon ka bang may alok sa akin? Wala, Ginoong Simon. Kay Maria Clara. Paano ito napunta kay Basilio? Binigay daw ito ni Maria Clara sa isang tutomi ng pagamot kay Basilio. Gusto ko itong bilhin ng 500 piso. 500 piso? Pero dapat malaman mo na ito ni Huli. Ganun ba? Kayo ang bahala. Kinabukasan, nakita ni Simon na nawawala na ang kanyang revolver at nakita ang isang liham. Laking tuwa ni Simon na makita ang agnos ni Maria Clara. Nang gabing iyon, 3 bangkay ang natagpuan. Pugot ang mga ulo, may sumpal ng lupa sa bibig at may katagang Talis. Dumalo si Basilio kay Hermana Penchang para tubusin si Huli. Sige na po, Hermana Penchang. Payagan niyo na akong kunin si Huli. Hindi ba basapat ang ginawa niyang magpapaalila sa'yo? Kung gayon ang mangyayari, edi sana di ko na lang siya pinautang ng aking salapi kung hindi man din ito tutubo. Huwag na kayong tumutol, Hermana Penchang. Handa akong magbayad. Sige, payag na ako. Paalam na po. Salamat, Basilio. Makita lang kitang masaya, ay masaya na rin ako. Pero hindi ko pa rin alam kung saan kami titira. Teka lang, bakit ka napangiti? Halika, maipapakita ako. Basilio, hindi ko talaga maisip kung paano kita pasasalamatan. Ingkong! Gagawin ko ang lahat para lang sa'yo, kaya't wala dapat aalalahanin. Salamat! Ayoko na talaga pumasok sa paaralan. Uy, Placido. Nakipag-aliw ka ba na mabuti nung nakaraang araw? Ewan, ikaw. Masayang masaya. May nakita akong mga gandang mga babae. Teka, ano ba nangyari nung nakaraang mga araw? At sumagot si Placido at tumungo sa klase, ngunit nagdadalawang isip siya sa klase ng pisika. Sinabi ng profesor na 15 araw nang hindi pumapasok si Placido. Ngunit hindi makapaniwala si Basilio at ininsulto siya ng padre na galit si Placido.
Tama na, Padre. Alam kong mas mataas sa ranggo niyo, ngunit wala kayong karapatan na laitin ako. Hindi na ako makakatiis, kaya't paalam na. Pumunta si Isagani kay Ginoong Pasta, isang bantog na abogado. Nagdaos ng piging sa bahay ni Quiroga dahil nais niya magkaroon ng konsulado ang mga Inchik. Kinausap siya ni Simon. Makinig kayo. Ang 10,000 utang mo ay gagawin kong 7,000 kung papayag kang itago ito ang ilang kaha ng baril na darating ngayong gabi. O singe, pangay ako ko. Nagkaroon ng salo-salo sa pansiteria makanista sina Pekson, Sandoval, Isagani at Makarai. Oh, Makarai, ano na ang nangyari sa nilalakad natin? Sa mga ayon ng Lupon, sa panukala at binati ang nag-aaral dahil sa kanilang pagkauhaw sa karunungan. Kung gayon, tagumpay tayo. Hindi ba ganap, Pekson? At kaya lang tayo makakasama sa pamamahala sa akademya ay tayo ay maniningay lang abuloy. Bibigay iyon sa mga ingat yamang pipiliin ng korporasyon. At saka lang tayo bibigyan ng katibayan ng pagkakatanggap. Ang nakakatawa pa ay pinayuhan ako ni Padre Irene na magdiwang ng isang piging. Piging na lason, yan ang nararapat. Akala ko pa naman ay nagtagumpay tayo. Yan din ang akala ko. Gabi na, ngunit nag-aaral pa rin si Basilio habang binabantayan si Kapitan Tiago. Kailangan ko bang tapusin ito? Musta ang may sakit, Basilio? Ah, ginulat niyo ako, Ginoong Simon. Masama ang kanyang kalagayan at maaari siyang mamatay. Ano mang oras dahil kumalat ang lason sa kanyang katawan. Hindi unting nalalason na tulad ng Pilipinas, ha, Basilio? Makinig kang mabuti. Sa isang hudyat ay sumikla pang isang kabinsitan. Noon pa man ay ayaw kong sumali. Mamimili ka, Basilio. Kamatayan o kinabukasan? Nakatitiyak ba kayo ng tagumpay? Hawak ko ang pamahalaan, Basilio. Nasa aking mga kamay ang Kapitan General. Pero ano ang gagawin ko? Dahil hindi ako pwede malayo sa gitna ng labanan, gusto kong puntahan ang kumbento ng Santa Clara at kunin mo ang isang importanteng babae na tayo lang ang nakakakilala. Si Maria Clara? Oo, siya ang dahilan kaya ako ay nagbalik at magiganti at magsigan lamang ang makakabuti ng kumbento. Patawad, pero huli na kayo. Patay na si Maria Clara. Ano? Ah, sinungaling ka! Huwag pa siya! Duwag ka lang! Duwag! Totoo ito. Siya ay nagkasakit at hindi na nakayanan. Patay na siya. Namatay siyang hindi man lamang nalaman na ako'y buhay pa. Ano na lang ang silbi ng lahat ng ginawa ko kung wala na siya? Kaawa-awang lalaki. Kinabukasan, nagkaroon ng gulo sa paaralan. Ano kaya ang nangyari? Tadeo, ano? Kagabi ay nataklasan ang mga paskin ng masama ang sinasabi. At masaya ka? Siyempre naman, wala kayang klase. Juanito, ano bang talagang nangyari? Malay ko ba? Makapunta na lang kay Makaraig para mangutang. Dumating si Makaraig, Kabo at dalawang kawal. Biglang hinuli si Basilio at sasakyan sila nag-usap. Makaraig, gusto ko sanang mangutang. Yun lang? Barangal na pagkatao, maasahan ka talaga, Basilio. Akala ko at katulad ka ng iba. Nadakip ang mga estudyante at kasali na rito si Basilio. Sinabi ito ni Padre Irene kaya't sumama ang loob ni Kapitan Tiago. Dahil dun ay namatay siya at naging magarbo ang libing ni Kapitan Tiago. Lumaganap ang balita at umabot na rin ito kay Huli. Pumayag ka na, Huli. Walang gagawing masama si Padre Camora pag nandito ako. Pero hindi tayo nakakatiyak. Hindi siya nakontento sa aking pasasalamat nung ipinagtanggol niya si Ingkong. Maniwala ka sa akin. Pababayaan mo na lang ba mabulok si Basilio sa kulungan? Sige na, magtungo na tayo sa kumbento.
ayaw mo pumasok, umalis na lang tayo dito. Hindi na nalaman kung ano ang nangyari sa loob. Tahimik noon na nahulog ang isang katawan mula sa itaas at ang paglabas na parang nababali na babae. Marami ang naidulot ng mga paskin, marami rin ang hindi nakapasa. Kumalat rin sa bayan ang pagpapakasali na Juanito Palaez at Paulita Gomez. Si Juanito na ang pakakasalan ko. Ayoko na si Isagani. Iba ang kanyang mga pangarap. Ang tumira sa Nayon, hindi yan na ang gusto ko. Gusto kong makapaglakbay at tumira sa syudad. Juanito, pakakasalan kita. Talaga? Salamat. Matutuwa talaga si Ama. Pumunta si Simon at ang Kapitang General. Basilio Camo. Palayain mo na po siya. Hindi pwede. Isa itong leksyon sa mga taong tulad niya. Pero wala pong kasalanan ng binata. Walang pero-pero. Papatayin niyo ang lalaking iyon. Kung gayon, ay magbibitiw na lang ako sa aking kadungkulan at pabalik sa Europa. Umalis ang kawani. Isang lalaking binugbog ang nagsumbong kay Basilio tungkol sa nangyari. At nang nakalaya ay pinuntahan sa Simon na siyang tumulong sa kanya. Oh, Basilio! Pinaparusahan ako ng Diyos. Panahon nang sumama ako sa inyo. Nasa panig mo ang katarungan dahil kasama mo ako. Nilayan ako ng marami dahil sa panlalamig ko nitong huli. At ngayon? Halika, tignan mo ito. Isang lampara? Ano? Tignan mo ang loob na ito. Mayroon itong nitro-gasolina. May magaganap na pista at sa ganap sa ikasyam na gabi ay titiyak na puputok ang lampara dahil hihilain ang mitsa. Pagputok ay isang ganap na hudyat maririnig ng mga tulisan na pinamumunuan ni Tales sa Santa Mesa. Dalhin niyo ang sanib sa tindahan ni Quirogo at kung ayaw niyang patayin, Pilipino man o Kastila, at sa ganap na ika-10 ng gabi ay hintayin niyo ako sa San Sebastian. Nakita niya si Simon na pumasok. Sa bulwagan ng bahay ay maraming mga opisyalis ang bumisita. Binabati ni Don Timoteo Pilaez ang mga bisita. Pupunta ang Kapitan General. Ito ang regalo ko sa bagong kasal. Napakaganda! Kinalulungkot ko. So kailangan ko ng lumisan. Paalam! Pero nanaog ang kabaitan ni Basilio. Huwag kang pumasok! Anong nangyari dito? Wala po, Ginoong Simon. Eskulta, dali! Umalis, Lisa. Kailangan kong makalayo. Isagani. Nandito lang ako para masaksihan ang aking pagkabigo. Umalis na tayo dito, Isagani. Bakit? Gusto mong mamatay? Hindi mo ako lubos na maintindihan. Nakikita mo ang lamparang iyon? Puputok yan, kaya umalis na tayo. Samantala, isang liham ang nagpalipat-lipat. Juan, isa si Dumoy Barak. Sino siya? Siya nga! Ito ang kanyang lagda! Mamatay na! Pakitaas sa mitsa! Isang mabilis na anino ang kumuha ng lampara at tumalon sa may ilog. Nang gabing iyon ay hindi narinig ang isang butok. Si Matanlawin o Kabasantales ay kinakatakotan sa Luzon pero ang ibang mga tunisa ay nahuli at kinahirapan. Sino ang nag-utos sa inyo? Si Simon. Totoo ba yung sinasabi mo? Oh, opo! Sa kabilang dako, si Carolino o Tano at ilang kasamahan at pinapatay ang mga alipin para wala ng trabaho. Isang lalaki ang lumabas sa likod ng bato at namukhaan niya ito. Pero binaril niya. Isa pang lalaki ang lumabas at binaril din niya at nahulog. Nakilala niya ito. Ito pala ang kanyang ingkong na sabay turo sa lalaking nahulog na siyang sitalo. Nakatanggap si Padre Florentino ng isang telegrama. Natakot si Don Tiburcio de Espadanya na siya ang tinutukoy na huhulihin kaya't nagmamadaling umalis. Nahulaan ni Padre Florentino na si Simon ang tinutukoy sapagkat dumating itong dugaan. Inalagaan niya ito. Ano kaya nangyari kay Simon? Padre, hindi ko alam.
Paano kayo pasasalamatan? Walang anuman, pero ano kayang nangyari sa inyo? Ang kasalanan, ngunit ayaw ko nang maghirap. Tiyak ng aking kamatayan sapagkat uminom ako ng lason at may pagtatapat ako sa inyo. Ako si Juan Crisostomo Ibarra. Diyos ko! Sana mapatawad ako ng Panginoon. Mapapatawad po. Marahil ay hindi niya nagustuhan ang pamamaraan niyo. Bakit ako lang nagdudurusa? Huwag mo siyang paghihinakitan. Gusto ko sana mangumpisal. Nangumpisal si Simon at sa huling sandali ay pinikit ang mga mata at hindi na idinilat kailanman. Kaawaan sana ang iyong kaluluwa. Kinuha niya ang mga kayamanan ni Simon at tumungo sa dagat. Itinapon niya ito. Kung kailangan ka ng sino man sa mabuti ay sana'y iluwa ng karapatan. Subalit kung nasa masamang paraan ay mas mabuti pang manatili ka sa isa iyong malamig na libingan. Imposible! Siya ang taong tumulong sa paglibing kay Ina at sa pagsunog sa isa pang lalaki. Sino sa dalawang lalaking ito ang namatay o abo? Kung gayon ang mangyayari, edi sana di ko na lang siya pinautang ng aking salapi kung hindi man din ito tutubo. Aalahanin. Salamat! Salamat! Ano? Ah, sinungaling ka? Ay, okay. Ay, naku. Kagabi ay nag- Diyos ko! Magdaroon na. Wala. Have moved on before you should know.